Good morning. Ngayon ay kukunin natin yung ating profit, yung kinita natin dito sa CFX. Bali, yung kinita natin sa CFX, yun yung gagamitin natin pang upgrade dito sa account natin. Yun nga, nag-umpisa tayo sa $300. Ngayon ay pupunta na tayo sa $500. Kukunin natin yung profit natin, yung ating commission dito sa CFX. May tatlong step tayong gagawin at para hindi mo ma-miss yung mga video, panoodin mo. Sige, mag-login na tayo sa aking CFX. I-login ko lang yung aking account. Ating password. Oh, mali yung ating password. Correct lang natin. Yun, authenticator natin ang securing ng ating account sa ating cellphone. Importante ito pagka meron na kayong ano, ilagyan lang natin ang authenticator. 989 241 241, enter lang natin. Yan, andito na tayo sa ating ang dashboard dito sa CFX. May step 1 natin tayo dito. Ating step 1 na gagawin. Bali, ang ating gagawin ay ito, itong ating account balance na to, i-withdraw natin to. Kukunin na natin to. 184, i-transfer natin sa coin page natin. Bali, may tatlong step nga. Yung BTC wallet natin, yung pinaka nasa coin page natin, i-re-register muna natin dito sa CFX. Ayan, nasa yun. Balik tayo dito sa ating dito sa CFX platform natin. Bali, ang ating unang gagawin ay pupunta tayo dito sa finance dito, tapos pupunta muna tayo dito sa dito muna tayo pala sa account. Yan, itong account natin. Yan, makikita natin yung atin dito, edit profile, subscription setting, Bitcoin wallet. Ito yung ating Bitcoin wallet. Yan. Dito. Ating Bitcoin wallet. Ito yung ating Bitcoin wallet. Dito at dito yung pinaka magsesend yung ito yung ating pinaka wallet sa CoinPH. Dito yung isesend yung Bitcoin natin. Dito. Bali, ang gagawin natin, pupunta tayo sa CoinPH. Kukunin natin yung ito, itong BTC wallet na to. O sige, i-stop ko muna to sa laptop at dito muna tayo sa cellphone. I-record ko lang din ulit. Dito nga ako sa cellphone, ipunta natin dito sa CoinPH natin. Ayan. Dito sa CoinPH. Type lang natin ang ating MPIN. Tapos, punta tayo dito sa BTC. Ayan. Punta tayo sa BTC natin, kunin natin dito yung receive. Yung show yung BTC address. Yan, ito yung ating pinaka BTC address na gamitin natin dito. Ilalagay natin nga dun sa CFX natin dito sa
FX natin dito sa Bitcoin address. Copy lang natin yan. Yan, nakopy ko na. Tapos, i-share lang natin dito sa Gmail natin. Pero, pwede rin dito sa Messenger kung ano nyo. Pero, dito sa Gmail natin, i-share natin dito. Pero, yan. Yan, sa Gmail natin. I-send ko sa Gmail. Sa Gmail ko. Through Messenger na lang, sa Messenger na lang natin. Pwede rin sa Gmail basta kasi isa yung ating Gmail sa ano na lang sa Gmail na lang natin, mas mabilis. Copy paste ko lang. Yan, tapos i-send ko lang. Yan. Ano ko na sa Gmail, balik na tayo sa laptop dito sa computer natin. Okay, continue tayo. Bali, yun nga, napunta tayo dun sa cellphone ko. Ito na yung CoinPH dito sa inano ko sa Messenger. Pero pwede rin sa Gmail, kakopy ko lang to. Itong aking CoinPH na to, copy lang natin. Yan, copy. Tapos, balik tayo dito sa CFX. Yan, punta tayo dito sa account natin. Yan, tapos yung Bitcoin wallet. Diba na, copy na nga natin yun dun sa CoinPH natin. Kinuha natin yung ating BTC wallet. Tapos, balik tayo. Ito yung pinaka... Yan, ito yung sa Messenger ko. Yan, i-copy paste nyo lang yun dito yung kinuha natin sa CoinPH. Tapos, type nyo yung authenticator dito nyo. Dito sa authenticator nyo. Yung para istapos, click mo lang itong save. Automatic na yun siya pag mag-withdraw na kayo ng profit nyo sa CFX. Tapos, balik tayo dito sa finance natin. Dito. Tapos, pupunta tayo dito sa request withdrawal. Ayan. Request withdrawal tayo. Yan, dito ay ito, kukunin natin to, itong credit wallet balance natin 186. Itatype lang kasi nakuha na natin yung BTC wallet natin na i-register na natin. Tapos ito nga yung step 2. Pagka na-register mo dito, punta ka na sa dito sa finance. Tapos request withdrawal. Itype lang natin to lahat. Kukunin natin itong 186 na yan. Ayan. Kukunin na natin yung ating 186. Type lang natin ay 186. Tapos, sasubmit lang natin dito. Click natin yung submit. Ano ko lang itong ating camera. Ayan. Submit lang. 186. Submit nyo. Click natin sa ayan. Mag-aano naman siya ng ano, total withdraw is 186, withdrawal fee is 20%, 37.20. Bali, ang matatanggap lang natin is 148. Ito yung ating pinaka-fee is 37. Tapos, i-click natin yung authenticator natin. Basta lahat ng ng transaction natin, lagi may authenticator para sa securing ng ating account. Type ko lang yung authenticator is 366. Tapos 600. Yan. Tapos i-confirm na natin. Confirm na natin. Yan. Request accepted. Okay. Yan. Tapos balik tayo dito sa ano natin, sa finance. Ay, confirm pala muna. Confirm. Yan. Sa finance natin. Request withdrawal. Balik muna natin. Tingnan natin na ano pala. May ano pa yun. Tignan natin yung ating balance muna. Kung nagbawas siya. Ayun, meron na. Pumasok na yung ating request withdrawal. Ito. Ayan o. Meron na siya. 12.08.2021. Pwede niyo siya i-cancel. Kung gusto niyo lang, pwede niyo siyang i-cancel. And
Yan, request withdrawal. Basically, marireceive natin yan. Ang, pag nareceive na natin yan, pag pumasok na sa coin PH natin, mag-upgrade na tayo. Pupunta na tayo dito sa dito sa dashboard natin. Mag-upgrade na tayo sa $500. Ito. Ito yung aking dashboard. Makita nyo naman na wala na yun dito. Yung 186 natin. Natira ako ng $1 account balance. Ito. Nakuha ko na yung profit na yan. Tapos, nakikita nyo dito sa status natin. Withdrawal status. Yan. Processing siya. Yan. Ito yung aking total na nakakuha ng profit ko, ng sahod ko. Nag-umpisa lang ako ng August 30, 2021. Ito na yung aking kabuuan na nakuha ko. $236. Ayan. Pending pa siya. Bali, magkukumpleted yan pag pumasok na yung request nating pera sa CoinPH natin. Ayan. Ito yung P37. At ang makukuha lang natin ay $148. Ayan. Ito yung pinaka-total na natin. Hello. Dito lang siya yung monitor niya. Basta mag-completed na yan. Tapos, punta tayo dito sa aking Gmail. Kasi, inform ka ng CFX na nag-request ka ng withdraw. Meron dito sa Gmail natin na makikita nyo na request. Punta tayo dito sa aking Gmail. Loading ating Gmail. Makita natin yan dito. Bawat transaction na ginawa natin or nag-ano tayo sa account natin, lagi tayo i-inform ng CFX. Kuwari, nag-withdraw ka nga, nag-change ka ng password, inform ka pala din ng CFX kung may gumalaw sa account natin. Yan, may na yung ating signal. Yun, ito yan. Si FX, you have requested, and i-open lang natin yung folder. Once na ma-receive nyo na yun sa CoinPH nyo, inform din kayo din ng si FX na completed na, na-receive na natin yung ating profit dito sa si FX. Yan, ito, yan o. Oh, you have requested 186 to BTC wallet. Ito nga yung kinuha natin sa CoinPH ko na na-register natin kanina. Ayan, please contact siya immediately kung hindi ikaw yun. Yung 2-factor authenticator. Yun lang. Tapos, balik tayo dito sa aking dashboard. Dito tayo sa finance ulit. Ayan, yun lang. Ganun lang. Ihintayin lang natin mag-completed to. Pag pumasok na sa CoinPH natin yung withdraw natin, pupunta na tayo dito sa dashboard. Mag-upgrade na tayo sa $500. Kaya, kahit hindi ka nga dito nag-i-invite, basta nag-upgrade ka, iniipon mo yung profit mo, makukuha mo yung 15 million in 5 years. O, tingnan mo. Tsaka, legit talaga kasi ito yung akin nga. Hindi na ako naglabas mula sa bulsa ko. Bale, yung profit ko na pinang-upgrade ko lang dito ay commission ko every week. Ayan. Ayan, account ko dyan. Ito yung aking pinakakabuuan. Kaya magpupunta tayo. Napakadali lang dito lang. Mag-upgrade ka lang. Dito, click lang natin yan pag dumating na yung ating profit na ni-withdraw natin. O sige, at kung para laging updated, at sa susunod na video natin, mag-upgrade na tayo, $500 na tayo. O sige, salamat sa ating panonood at ingat kayo.